Bukas ay nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act. Laman ito ay ang mga priority bill ng administrasyon, kabilang ang condonation program sa iba't ibang utang, gaya ng unpaid amortization, interest payments, surcharges at loan penalties. Makikinabang dito ang agrarian reform beneficiary sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program at mapapigting pa ang agricultural productivity sa bansa. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, kapag naipatupad na ito, hindi lamang aangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, kundi tiyak na makakaahon din sila sa kahirapan. Dagdag niya, sa ilalim ng pipirmahang batas, mahigit 58 billion pesos na utang ang palulusutin ng gobyerno at mahigit 650,000 na benepisyaryo ang makikinabang dito. Para naman kay House Ways and Means Committee Chairperson Joey Salceda, inaasahang ito ang magiging biggest accomplishment ni Pangulong Marcos sa kanyang unang taon sa termino. Kasi nga, yung inutang nila naka-freeze. Parang zombie. Tapos, hindi magamit yung lupa, gawawala namang kapital yung farmers. So, hindi napupunta yung lupa kung saan maganda ang return. Kasi walang kapital, nawala yung landlord, walang utangan, walang market. Ngayon po, dahil po ito ay, although the conversion is subject to other laws, but the transferability is now freer. So, we will liquefy the rural property market. So, it will have one, I think one, this will be the hallmark of the Bongbong administration.